Nang dumating na yung typhoon, nasa loob lang kami ng bahay namin. Tapos, nung lumakas na ang hangin, nasira na ang bahay namin. Doon na lang kami sa labas nag-stay. Malakas na malakas talaga. Sabi nga ng nanay ko, mula nang isilang siya, ngayon pa lang niya na-experience ang ganong kalakas na typhoon. Yung pagkain talaga namin, hati-hati lang. Yung kanin namin, kasi nga yung bigas namin, nabasa. Nasira lang yung mga gamit namin sa bahay. Ang palayan namin was out. Yung capital namin sa paggawa ng farming sa palay, hindi maibabalik. Hindi ko malaman kung saan kami magsisimula. Yung bahay namin lahat, partially damaged, sa wala ng roof. So ang mga inutang namin na kapital sa pagsasaka, wala kaming nabayaran. Ngayon, sabi ko, paano tayo? Paano tayo makakapagtanim ulit? Eh, pagkalabas ko pa lang sa bahay nang matapos yung bagyo, pagtingin ko lang sa paligid, nasabi ko sa sarili ko na halos wala na talagang pag-asa. Yung assistance na yon na galing sa Food and Agriculture Organization, masasabi ko, malaking bagay yon talaga para sa mga rice farmers natin dito. Dahil unang-una, nakapagtanim sila ngayon. At saka ngayon, ngayong buwan na to, maano na sila, makakapag-harvest na. So, biglang tinawagan kami na may darating na assistance. Deliver yung certified seeds galing daw sa Food and Agriculture Organization. Nag-convene kami, ang Municipal Agriculture Office staff, nag-convene kami, nag-meeting kami na mag-damage assessment sa aming area of assignment. Nung masubmit na namin yung damage report namin, naghintay kami kung anong response ng DA. Itong mga alagang baboy ko ay binili namin after Typhoon Yolanda. Malaking tulong po ito sa livelihood namin. Tapos nag-aalaga din kami ng mga manok before Yolanda. Pero namatayan din kami ng mga alagang manok namin. Tapos bumili na lang kami uli para mayroon kaming another source of income. Ang harvest namin ngayon sa palay, malaking tulong sa amin para maka-recover kami unti-unti. Kasi ang damages na ginawa ng Typhoon Yolanda sa amin, hindi madalian ma-re-recover. Kung wala ang FAO, wala ang gobyerno, hindi kami makaka-survive. Kung sakali man may dumating pang bagyo na katulad ni Yolanda, magiging handa na kami. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong suporta na ibinigay, lalong-lalo na sa ating mga farmers. Kung hindi sa inyo, siguro mahirap makabangon ang mga tao dito. Nagpapasalamat kami sa FAO na tumulong sa amin dahil malaking naitulong nila sa pangkabuhayan namin. Salamat sa mga tulong ninyo at alam kong hindi nyo kami pababayaan.